yan nga ang understanding ko rin dun sa, well, yan yung part of the misunderstanding, ano, kung ano yung, basta ang position lang is that malinaw na nag-comply si Congressman Mikey dun sa mga requirements ng COMELEC. Yan nga yung nagkagulo-gulo na dun sa interview eh. Sa madalit salita, ang sinasabi ninyo, walang inconsistency sa kanyang SALN at mga report na binigay sa Commission on Elections. Wala inconsistency. Makikita yung matter of record yan, Joe. Atty., ano ba ang dapat gawin kung sakali man, ano, at may mga tao na ayaw pa rin maniwala sa mga paliwanag ninyo at iginigit na may mga kulang sa payag at paliwanag na binibitiwan ni Congressman Mikey? Alam nyo, Manong, sa akin lang po, no, you know, if you look very well in my salen, it is self-explanatory. Tsaka lahat po dyan, ano naman yan eh, very detailed naman yan. Yung ngayon po problema, Manong, syempre. Tsaka siguro naman, bilang isang kongresista, ano, kahit pa paano, meron kayong accountant na nagpiprepare niyan, yes. Meron mga abogado na tumitingin niyan, oy, congressman, hindi tama ito, hindi tama ganun, itatama yan ang mga accountant at abogado. Yes, Manong, precisely, Manong, sila pong gumawa niyan, kaya napaka-legal po niya at napaka-precise. Tsaka, Manong, ito, no, sa akin lang, I know these are valid issues which have to be addressed. That's why we are addressing them now. For those who want to seek explanations, hindi kami mag-asawang mag-explica sa kanila. Pero sa mga ayaw naman makinig sa explanation, eh talagang wala po tayong magagawa, Manong. Okay. Attorney Rondain, ano, meron bang mga kaso na inirap laban o complaint na inirap laban kay Congressman Mikey tungkol dito? Sa pagkakalang ko, Joe, wala pa sa ngayon. At wala mga legal problems na nag-emanate tungkol dito? Wala pa. So, wala rin ako nakikita dahil like I said, matter of record yan, napaka-precise naman ng mga declarations. Kasi kung yung mga bagay tungkol dito ang tanong talaga, dapat talaga abogado, accountant na nagpiprepare. At kung mga may error tungkol dito, dapat pagalitan ni Congressman Mikey yung kanyang accountant at abogado. Dapat. Okay, medyo pag-usapan natin. Kayo ang chairman ng House Committee on Energy. Tama ho ba yan? Yes, Manong Joe. Alam niyo, masyado marami nababahala mga ginang ng tahanan tungkol dito sa mabilis sa pagtaas ng presyo ng LPG. Ano? At yun ding presyo ng produktong petrolyo, kapag tumataas sa world market, nababalitan pa lang ng oil companies, nagtataas na. Pero pagka bumababa, abay, paunti-unti at saka talagang tinitipid yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ano ho ba ngayon ang latest sa Committee on Energy tungkol dito sa natural mga issues? You know, Manong Joe, we have been investigating them for the longest time. Well, they said that they have a 30-day inventory of their stock. So they claim that if the price of crude oil in the world market goes up, sometimes they also don't bring it up right away. That's what they claim, no? Pero after we questioned them, they admitted that since this industry is deregulated, so it is actually the local market forces which will dictate the price here. That means kung nagbaba yung presyo ng isang oil company, at sa tingin nila, pag hindi sila magbaba ng presyo, doon pupunta yung mamamimili, doon na sila magbaba. Pero kung pwede man na itaas ng konti at magtataas na rin naman ng iba, di okay lang sa kanila kasi their issue here is profit, which is legal, no? While it is true na deregulated ang oil industry, pero may safeguards dun sa ating mga batas, hindi po ba? Yes, Manong. Ng Department of Energy, maaaring may gawin yung Interagency Task Force na itinatag ng batas, Department of Justice, DTI, Department of Finance, at ganun din ang Department of Energy, meron magagawang paraan para i-monitor kung nagsasamantala o hindi ang mga oil companies. Opo, ginagawa po natin yan. As a matter of fact, lagi natin silang pinapahirap hearing, Secretary Reyes, hindi po nagsasawang kausapin sila. At tayo naman, we are asking the BIR to look into their books, so at least, okay, it's not wrong to make profit, but you better pay the right taxes, so at least you can bring back to the people what is for the people. Siguro, either that or you give us a decent rollback. Siguro panahon na para i-review natin ang total oil deregulation law, magawa ng modifications o amendment na kinakailangan. Ano, at least dun sa punto ng pricing, para lang noon, at least kahit papano, natitiyak natin na mapapangalagaan ng gobyerno ang kapakanan ng pangkaraniwang mamamayan. Actually, Manong, matagal po natin ginagawa yan. Sa ngayon, sa pag-usuri natin, pag-aaral at ayon sa ating mga magagaling na resource persons,
dalawang ano po yun, dalawa pong, there are two sides of a coin eh. Okay, if we say we will go back to industry which is regulated, oh, we can control the price. No? But at what expense, Manonjo? The government will have to come up with funds in billions of pesos to subsidize this industry. Parang OPSF. Manong, where will we get these funds? If we do it now, do we realign already designed funds in the national budget for this? Do we, yung bridges, kalye, school buildings sa probinsya, do we babawasan ba yun para ilagay dito? Or number two, do we levy new taxes on our people? So, these people are calling for a return to an industry which is regulated. I'm sure, Manong, they are the ones who will oppose these new tax measures. But if they support these tax measures, then we have a good chance. Okay, isang clamor naman yung tungkol sa pag-control sa presyo ng LPG. Alam natin, lumilipad ngayon ang presyo ng LPG. Ano? Dati-dati kung magtaas 50 centimos bawat kilo, ngayon eh, 4 na piso, 4.50 bawat kilo. Medyo nakababahala ito, Congressman Maggie. Ano bang findings ng Committee on Energy tungkol dito? Actually, Manong, tapos na sa Committee on Energy yan eh. Meron kaming pinirma na committee report. It's already in the floor. Nagagawa kami ng LPG law. At makokontrol natin sila to a certain extent at mabantayan natin sila yung alam nyo, minsan kasi minsan yung mga LPG distributors nag-ebenta sila ng LPG hindi man eksakto po yung container, hindi naman punong-puno. Marami silang, kumbaga marami silang palusot na ginagawa natin yung pinag-aralan. This will all be addressed in the LPG law which we will take up in the lower house. So, meron na isang panukalang batas tungkol dito sa LPG. Tapos na po sa Committee on Energy. Tapos na design yung committee hearing, a committee report. Dati pa po, I think several months ago. So, it's in the floor. Okay. So, maraming salamat dito sa naturang mga paglilinaw, Congressman Mikey. I should thank you, Maren Jo. Thank you, Karen. At saka, thank you to everybody po. Again, for me, it is an opportunity for me to talk to our nation through you. Salamat po, Manong. Hindi po ba masyadong very unusual for a presidential son to wake up this early at pumunta sa radio station to clarify matters? Well, I did that in the other station. Okay, si Attorney Rondon. Attorney, maraming salamat po. Maraming salamat din, Joe. At anytime, nakakailanganin namin ang inyong paliwanag. Medyo ibukas lang natin yung mga linya, no? Anytime, Joe. Para lang nun eh, kung merong mga text messages, mga katanungan tungkol dito sa ating mga napag-usapan, medyo mabigyan linaw natin para lang nun hindi na lumalaki ang issue. Bukas linya ko, Joe. Okay, thank you very much, Attorney Rondain. Tony, Congressman Maggie, maraming salamat po. Bueno, mga kaibigan, ating panapakinggan sa bahaging ito natin palatuntunan si Congressman Maggie Arroyo, 2nd District ng Lalawigan ng Pampanga, at si Attorney Roy Rondain. Dumb-dumbing Bayan. Oras, 5 minuto bago sumapit alas 8 ng maga. Bye, Jesse! Bye, Jesse!